Lumahatai kusinyu bang tanggalin ang kalyu ng numpa, tarana sa mahanyami deli papuhite ang ditu sa papamang tribe sa sikikbang. At eto na mga drive na ganda na po tayo. Ang unang step po natin ay syempre ang ating machine ay painitin ang tubig na nilalagay dahil ibabad natin ang ating mga paa. So ito na po mga drive, ibabad lang po natin ang ating paa na mailang minutos upang magiging malambot ang mga halyo na nasa paa natin. Kaya mga pa-drive, yun po ang pinapaunang steps sa foot spa na ibabad ang ating paa sa machine upang ito'y magiging malambot ang ating mga kalyo. Kaya mga drive, hintay-hintay rin yun lang po dahil ito po ay nakasit sa mainit na temperatura na kaya nating i-feel o kaya nating tisin sa pagbabad ng ating paa. Ma-drive, huwag niyong kalimutan i-like, i-subscribe at i-share upang sa mga kababayan natin o sa mga ka-drive natin ay malalaman nila kung paano tanggalin ang mga kalyo sa ating paa. Ma-drive, ito na nga, nag-umpisa na tayo. Sabi ko nga kanina, ito yung pinaka-unang step na gagawin upang i-remove ang kalyo. At pagkatapos ay kailangan natin pahiran ang ating paa dahil masyado siyang basa o ito na ang nangyari. So ganyan siya. Kung may mga kalyo kayo sa paa, yan po ang hitsura ng mga kalyo sa ating paa na kailangan natin i-remove. Yes, umpisa na, lagyan natin ng plastic sa baba upang kung ano man ang mahulog o matatanggal na kalyo ay diretso sa plastic. Kaya binasa uli dahil upang ito'y magiging malambot uli. So, dahil nag-umpisa na ito po ang ating ginagamit na pang-remove sa mga kalyo. So, kiskus lang ng kuskus. Ito ay masyadong, masyado po itong, ma-sharp na haya lang po niyang matanggal ang mga kalyo. So, parang kinuskus lang yan po. Para ka lang nag-gutning ng mga gulay na carrots o kaya kung kalabasa at kung ano-ano pa. So, ito ginagamit din sa paa. Kaya mga drive, tignan po ninyo, ito ang pahalawang step na tatanggalin ang ating mga kalyo sa paa. So, ito masyadong malaki yung butas dahil ito po ang nagtatanggal ng mga kalyo sa ating ba. Kaya mga drive, tingnan nyo lang dahil sa susunod makita nyo kung ano ang resulta. So, pansamantala, ibibigyan natin ang iba pang mga area kung saan tatanggalin natin ang mga kalyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, baka hindi pa niya na share o kaya na like and syempre mag-subscribe dito sa Papamon Drive. Sasakay ka ba? So ganyan lang po siya at ito ang mga susunod. Huwag po kayong alis dyan dahil continue po natin ang ating pagtanggal ng kalyo. So ganun lang siya. So parang naglalaro ka lang sa iyong paa na kuskus ng kuskus, kuskus dito, kuskus roon. Kaya mga fa-drive, mahilig ka ba sa kuskus? Pwede niyong kuskusin ang inyong mga kalyo sa paa. So, ginagamitan nila itong isang pangpakinis ng inyong mga paa. Pagkatapos sa malaking butas na ginagamit. So, kailangan niyo ganyan upang maging makinis din ang resulta. So, paulit-ulit lang yan maka drive. So, hanggang magiging manipis na ang inyong
Manga kaliu sapa. Ea ginulha simply. Kumema kaliu kayu ganyan pagguha at chilan mu imintin sa susunod upang hindi na ito kakapal dahil first time po tu nagpa tanggal ng mangrong kaliu sapa. Kasi mahilig po tayo magpa sa sala. O kahit saan man, pa'y maadray pagpatuloy po natin dahil ito po ang magiging procedure sa pagkuha ng kalyo. Kaya huwag kayong alis dyan, itutuloy natin dito sa Pahapamon Drive. Sasakay ka ba? At syempre, about minutos kailan mo talaga din siyang ibras porong matanggal yung mga kaliw na tira-tira o diba kumula na siya dahil nakuha na po ang mga kaliw. At syempre pagkatapos kailan mo siyang lagyan ng lotion upang magiging maganda. Like yung kailan mo maimasahe, kailan mo siyang imasamasahe para magiging absorb o mag-absorb ang mga lotion dun sa bago mong balat. Kaya mga ka-drive, huwag tayong ari dyan dahil nandito na po tayo sa third and the last procedure. At syempre, mga ka-drive, ang sa kabila din na paa ay kailangan natin tanggalin ang mga halyo. Kaya ito po sa kabilang side ng ating paa. Pero mga drive na ho, gusto niyo bang tanggalin ang inyong mga kaliw? Tara na, panoorin natin to dahil magtanggalan na tayo ng kaliw. At ito naman ang resulta pulang-pula na. Suko nakita niyo ang before at ito ang after. Kaya mga drive, umpisahan po natin ang susunod na paa na gamit pang-remove ng kaliw. Siyempre gan pa rin, kailangan mo siyang damitan ng medyo malaki-laking grano sa brass o kaya scrub dahil ito po ay simula pa lang na kukunin ang mga kalya mo. Pero pag manipis na, kailangan mo siya gamitin dun sa mga manipis upang mag-shine ang inyong paa. Kaya ano pang hinihintay niyo mga ka-drive? Ito na ngayon ang pagtanggal ng kalya. So, tinan niyo, yan na po ang resulta. Nagiging pula na siya. So, pansamantalang binabad natin uli ang sa kabilang side upang ito'y magsusunod nating kukunan. Kaya, maka-drive, noho, sigurado kong magiging maganda ang inyong paa kung ito ay ipa-foot span ninyo. Kaya, sa susunod, huwag kalimodan, hindi magpaa pag naglakad. Dahil magkaroon po ng calls ng kaliw yan. So, kailangan po natin alagaan ang ating paa. Aya mga drive, ano pa ang hinihintay niyo? I-share niyo na sa inyong mga kaibigan o mga kapatid. Dahil, syempre, kung may kaliw sila, matatanggal yan katulad nito. So, ito po yung pangsikan na paa na ang tinatanggal. O imagine mga drive, nako ang kapal talaga. Wais ang syempre, paano kaya to gagawin na ating tagapagkuha sa ating mga kalyo. Imagine ang kapal niyan, paano kaya yan sa mga drive, ano pa ang titinan natin, nakita niyo, tumatalsik-talsik pa ang mga kalyo na kinukuskus sa ating paa. Naho mga drive, madali lang po yan, pansintabi po sa mga kumahain, dahil ganyan talaga ang buhay. Kailangan mong tanggalin ang kalyo upang magiging maganda ang inyong paa. So sabi po ng ating
kababayan na gumawa nito kailangan po siyang lagyan ng tubig every minute upang hindi mag-init. Kaya ma-hydribe ganyan po ang magiging resulta na parang taglan mo ng tubig upang magiging maganda ang inyong pagka-scrub ng inyong pa. Kaya mga ka-dive, abalan nyo ipapakita po sa inyong maya kung ano na ang nangyari sa pa at kung daano karami ang nakuhang galyo sa ating pa. Kaya mga ka-dive, ngayon pa lang titingnan na ninyo ang inyong paa kung meron bang galyo. Pag wala naman na ho, maswerte kayo dahil naalagaan ninyo na maayos ang inyong paa. Yeah, tayo mga ka-dive, kailangan natin alagaan ang ating sarili, hindi lang ang paa, kundi ang lahat na mapati ng ating katawan. O, huwag kalimutan, ishare uli sa ating mga kababayan o sa ating mga kapatid o mga relatives kung paano mag-foot spa na ipinapakita dito sa pamuntray sa sakay ka ba? O, ayan, malapit na tayo matapos ma-hadribe. Tis-tis lang konti sa, o kalimutan mag-comment lang kung ano ang gusto ninyo na mangyari sa ating pa na ho, sana lahat na mga kalyo ay matanggal na. Kaya mga ka-drive na home, maganda talaga pag ang inyong pa ay may malinis na talampan. Kaya mga ka-drive, ginawa ko to first time in the history of my life na magkaroon ng foot spa. Kaya mga ka-drive, buti na lang may umalok sa atin na linisin dahil syempre nakaka kadistorbo din ang mga halyo sa ating pa pag hindi natatanggal. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tingnan nyo yung mga pa, baka may kalyo na. Kaya pag may kalyo na, punta kayo magpa-foot spa kayo. Katulad dito na pinapakita sa pa-pamundry sa sakaikaba. Yeah, ma-drive. Malapit na tayo at ito na nga ang resulta ng ating paa. Parang pulang-pula na may shiny. Kaya ma-dry, pakita ko ninyo, o ganyan karami ang kalyo na natanggal, di ba? Ang dami, kaya mo ba yan? So, brabi yung kalyo natin, no? Ang dami ma-dry, na ho. Ano lang yan? Basa pa yan. So, pag na tuyo yan, ay nako, mas maraming tingnan yan. O, diba, parang isang kumot lang ng ating mga pa. Thank you for watching. See you next time.